So today meron tayong board. So yung board na to ay 1204-1DNE40-CR motherboard, and part number ng board 5JAY4 revision A00. So yung issue na to ay shorted. So i-check natin yung board. So try natin. So ito yung diode mode. So i-check natin siya sa DC in board niya. Okay. Sa top. So shorted, may beeping tayo dito. So dito wala tayong shorted sa line na to. So dito lang yung meron tayong shorted line. So ang gagawin ko, tatanggalin muna natin tong dalawang MOSFET na to. O pwede din ito na lang, resistor na to. Ito, tatanggalin natin to. Lagyan mo natin ng flux. Okay, so hatay muna natin. Medyo matigas siya. Medyo makapit yung resistor na to. Ayun, so natanggal na siya. I-try natin i-test kung saang side yung shorted natin. So dito sa side na to, yan yung shorted dito sa side. So yung going dito na side, hindi siya shorted. So check natin yung mga MOSFET. So yung mga MOSFET natin naging busted siguro dahil sa shorted. So nag-short kasi siya, kaya siguro na-busted yan siya. So mamaya babalikan natin to. Babalikan natin tong MOSFET na to. So i-pump natin ang kuryente na nasa mga 3 volts lang. And then check natin kung saang part ang umiinit. Kung umiinit ba yung MOSFET or capacitor. So check natin. So check natin. So di ba yung side na to, ito yung side na to na shorted. So ground, pump power. So yung umiinit dito banda. Try natin ulit. Maglagay tayo ng lighter fluid. So ito yung lighter fluid natin, lagyan natin dito. And then lagay tayo ng kuryente ulit. Check natin kung saan yung mainit na part. So yung umiinit is itong IC na to. So check natin. Ano ba yung IC na to? Ang problema, wala tayong IC na to. So check ko muna.
So magre-retest tayo ulit. So yung na-test natin, yung shorted niya ay hindi pala dito banda. Parang dito sa dalawang resistor. Itong capacitor na to. So try natin ulit. Lagay tayo ng fluid pump. So yun, so mas mabilis siyang ma-dry dito banda. Try natin ulit. So ngayon, yung suspected natin na shorted is itong capacitor na to. Ito. Itong PC405. Yung nandito din. Itong dalawa. So ang gagawin ko, try natin tanggalin ito nasa taas, then itong nasa likod. Itong apat. So tanggalin natin yung dalawang capacitor. Ito test natin yung shorted pa siya ulit. So shorted pa rin. Try natin dito sa likod. So tanggal na din yung nasa likod. Try natin i-check ulit if shorted pa rin. So yun. So ngayon, yung tinest na natin siya. Ano ba yan? Mas kibangita yung yun. Try natin zoom out. Zoom out. Ayan. So ngayon, itong side nito ay hindi na siya shorted. So, ohms mode. So, wala na. Wala na siyang shorted. So, yung nasa harap ay hindi yan shorted yung dalawa. So, itong dalawa na to, ang i-check natin if saan dyan sa dalawa yung shorted. So, diode mode. So, hindi shorted. Ito. So, itong isang capacitor na to, ito yung nagkukos na mag-short yung board. So, ito, tapo na natin to. So, ibalik na natin tong dalawa. Ang dalawa dapat nasa harap yan. Yan. So babalik na natin siya sa board.
So yung isang capacitor ibabalik din natin sa likod. Okay naman siya. So ibalik na natin yung yung capacitor, and then i-try natin if shorted pa rin siya. So hindi na siya shorted. Yan. Okay, good. Ngayon, babalik na natin itong resistor na to. Okay na, natapos na. So, naibalik na natin yung resistor. Linisan lang natin. So ipa-plug na natin yung charger. So jumper natin. So first second. Ah, okay. Dito mag-on kasi mayroong may shorted pa pala tayo dito sa taas. Tapos natin ulit. Mayroon pa pala tayo yung shorted MOSFET. Ayan, so ito pa. So ito shorted din pala to. Itong MOSFET natin. So kailangan natin i-check if ano yung pwede natin ipalit dito. So ito ay PU3801 ng MOSFET. So ano kaya yung pwede natin pang palit dito sa MOSFET na to? So kasi wala tayong parts para dito. Meron lang tayo ditong P-channel MOSFET. Hindi sila same ng part number, pero ito try natin ipalit.
naisip ko dito dalhin? Wala. Ay pa talaga mga lubay. Lakas. Uy, ayaw akong pumasok. So, itetest muna natin tong MOSFET na to. So, shorted talaga. So, okay na. So, napalitan na natin yung MOSFET. So, try natin if gagana ba siya. So, connect lang natin itong connector na to. And plug natin yung power. So, check natin. At meron ba tayong kuryente? Yun, meron natin 3.3 volts. Problema ayaw mag-on. Kailangan natin i-check if saan ba ito digital jumper to. PWRB. Okay. So, kailangan natin is pin 4. Iko-connect natin siya sa pin 1. Pin 4 and pin 1. Yun. Ang daming kailangan pindutin para mag-on. So, meron tayong fan spinning. Meron din tayong LED light. So, kailangan natin i-test if magdi-display ito. So, wait. So, meron na tayong display. So, ito pa rin yung board natin. Ito yun ang display niya. So, okay na yung board na to. So, yung board na to is shorted and then na-fix natin siya kasi tinanggal natin yung shorted na capacitor nito. And sa ngayon is fully working na siya. Pero itetest ko pa to. At least ngayon okay na yung board. So, thank you sa panonood. Bye-bye! Like the moji, like the moji.